Preach the word, preach the word. Be instant in season, out of season. Preach the word, preach the word. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Preach the word. So for this time around, I believe everybody is waiting for the word of God. Amen. Amen. And I myself is thirsty with the word of God. And I believe they have been refreshed. Our pastor has been refreshed with the conference and with the entire concept of the 3-day conference. I believe he is now full of words that we can now become filled also. So everybody, let's stand up and let's welcome our speaker. Let's clap for the Lord as we welcome our speaker, Bishop Ulysses Manalay. Yes. Alam niyo po habang nakikinig ako ng special number, hindi ko mapigilan yung luha. Yung maitindihan. Naalala ko itong batang ito. Hawak lang yung hollow glass. Yun yung maliit, magkakawak sila ni Bebe. Tapos ngayon, kumakanta ng statement of faith. Namin lang nila talagang sound doctrine. Kumpara natin sa mga bata na hindi naturuan. Lumaki na walang alam. Pero sila alam nila yung statement of faith. Pinayo po yun. Yung doktrina ng kinasasaligan, yung paniniwala pinaniniwalaan, na ako'y naniniwala pero sa pagtanggal na dala-dala na yan, na pwedeng ipamana sa kanyang mga anak. Nakakatuwa po, Panginoon. Pagpapakbo natin ang Lord. Amen. Nagkakatanda ako, pinaiyak mo ako, ako na mag-preach dito. Sister, may pag nagpastorin mo, kung pipigilan. Kaya mo siyang gamitin ng Panginoon. Tama-tama, professional yung dalawa. Tulungan niyo pag nagpastor yan. Okay ba na, Andre? Papastor ka ba? Hindi dito, ha? Tulungan ka ng church. Doon ka sa Center for Biblical Studies. Manalangin mo tayo. Panginoon, salamat po sapagkat kami binalik mo po muli, Panginoon, dito sa iyong bahay-sambahan. Salamat po, Panginoon, na kami ay merong luha na kagalakan na para bang mga mandirigma na galing sa labanan na pinagtagumpay mo po, Panginoon. Luha, dugo, pawis, ang tumigis, iba yung kanilang buhay na nakasalalay sa kanilang pakikibaka. Pero pinagtagumpay mo. Panginoon, ganun din kami. Hindi nga lang physical, but this is a battle of spiritual, O God. Pero kami pinagtagumpay mo, Panginoon. Salamat po sapagkat sa aming mga nagdaang taon, nakita namin, Lord, yung paggawa mo sa buhay ng mga kabataan nito. Hindi lamang si Andre ang ginagamit mo po, Panginoon, at magsilbing babala, magsilbing encouragement sa bawat isa sa amin, yung aming nakikita na ito, Panginoon, na paggawa mo. Salamat po sa umagang ito, Ama. Kami po'y katagpunin mo. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Huwag na po kayong uupo. Buksan po natin yung ating Biblia. Thessalonica, o 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. Chapter 2 verse 18.
Sabay-sabay po natin basahin. Sabi sa Tagalog, ganda basa, sapagkat naganda sa kamiling kumarian sa inyo. Ako si Pablo, na minsan na uli, at pinatangan kami ni Satanas. Wherefore we would have come unto you, even I Paul, once and again, but Satan hindered us. Let us pray. Once again, Panginoon, pinukumit po namin muli ang aming pag-aaral. Katagpuin mo kami, ikaw ang aking maging labik. Ang Banalong Espiritu ang pumuspo sa amin. At patuloy, Lord, na kami po ay samahan mo ang bawat puso ng mga kapatid ko. Hawakan mo po, Panginoon. Huwag kami lalabas na hindi kami napapala, Ama. Lalo tigit yung aming mga visitors sa pangalan po ni Jesus. Amen. Tayo po natin magsimula. Tama po yun. Ano po, kami po ay galing sa Mission Conference doon po sa Rizal. At nakakatuwa dahil may mga magagawa tayo na nakita. Para bang mga sundalo na nakikita ano po sa kapatagan. Wala ng gera. Nandun yung saya. Ano po, iba-iba ng lugar. Pero nagkakaisa po. Iba-iba ng mga pinaninindigan. Pero yung main reason, yung major doctrine ay nagkakaisa kami. Siyempre, may nagpapatawa, may merong tahimik. But, naglilingkod kami sa buhay na Diyos. So, nakakatuwa yung manggagawa na nakikita mo po. Ano po. Kaya, maraming mga experience na naranasan natin. Merong manggagawa doon na huwag daw tayo magpa-stress. Ano po, bakit? Kasi yung mga na-stress ay nasunog po yung tenga. Alam niyo ba nasunog ang tenga? Sa sobrang stress ng tao na ito ay hindi na niya alam yung kanyang gagawin. Kung kaya, may tumawag sa kanya, akala niya yung plancha ay ano, yun yung cellphone. Hello, may plancha pala. So nasunog yung tenga. So, hindi po nagtapos doon sa kaliwang tenga nasunog. Nasunog din yung kanan. Sa sobrang stress, sabi ko, bakit may stress ka lang? Nasunog na yung kanan, nasunog yung kaliwa, nasunog pa yung kanan. Aba, sa sobrang stress, nakalimutan na naman niya, may nag-call back siya, yun ulit yung plancha, pinamit niya, dito naman niya sa kabila, pinamit. So, patawanan po yun, at hindi ko lang alam i-deliver, but kami doon ay tawa na tawa. Alam niyo, pamisa-misan, masarap yun, ano po, nasabik kami, nasabik ako sa ganung fellowship, yung face-to-face, kaya itong pandemic na ito ay anti-Christ ito eh. Inalis yung mga face-to-face na gawain. At ginawa tayong ano? Ginawa tayong mga makmumok doon sa kabilang sulok. Di ba? So, salamat sa Lord na hinayaan niya muli na magkita-kita yung mga manggagawa. Palakpakan natin ang Lord. At hinayaan niya na tayo, yan po, magsama-sama. So, sa umagang ito. So, ngayong umaga, pamagatan natin ang ating lesson, the challenges for a growing Christian or the challenges for a growing church. Pwede rin po nating sabihin na church o growing congregation sapagkat tayo ay bilang mga mananampalataya, bilang mga Christians, ay pinagsama tayo ng Panginoon sa isang lugar na ito, sa isang layunin. Ano po? Walang iba kundi i-glorify ang Panginoon. Yung malaman mo, yung statement of faith mo, yung malaman mo kung ano yung pinaniniwalaan mo, kung ano yung pinaninindiganan mo, yan po ay napakalaking bagay sa bawat isa sa atin. Amen? Sapagkat doon ay dinideclare mo talaga kung ano yung mga pinaniniwalaan mo katulad po ng inawit kanina. Sa ating binasa, sabi nito, sapagkat nasa kaming pumarian sa inyo, akong si Pablo, na minsan at muli, at tinatangan kami ni Satanas. Okay? Sabi ng 2 Corinthians 11 verse 3, ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paano si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang kapusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Okay? Sabi nito, the devil would certainly love to hinder us in our work.
tayo ay matatag, ganun po. Right. Katulad na nangyari dito kay San Pablo, na pinagbawalan sila ano, makipag-usap sa mga hintil upang mga ligtas ang mga ito. Sino daw ang nag-hinder sa kanila? Walang iba kundi si Satan, sabi dito. Hinadlangan sila ni Satanas, sabi dito, sapagkat na nasa kami pumarihan sa inyo, akong si Pablo na minsan at muli, at hinadlangan kami ni Satanas. In this study, we will look at some challenges that any congregation must make to serve the Lord faithfully. But especially a growing congregation. Kung ating titingnan ang ating church, mga kapatid, masasabi natin growing congregation. Sapagkat makikita natin yung mga lalaki at babae, mga batang paslit before, at ngayon makikita natin na sila nagbibinata na inyan nasa church pa rin sila. Ako'y naniniwala na darating yung time, dadagdagan pa ng Panginoon. Di ba? Ang ating church ay papunta na sa paglago. Patunayan, sa December, ayano, 12 years na tayo. At magse-celebrate tayo ng anniversary. Ibig sabihin, magandang ano, magandang pasimula. Hindi naman batang-bata at hindi naman matanda. Nandun tayo sa katamtaman na makikita natin, this is a growing congregation. Amen. This is a growing church. Ito yung palagong mananampalataya. Makikita po natin dito. Unti-unti na tayo ano, lumalago. Katunayan last Sunday, nagkaroon tayo ng ano, men's fellowship na hindi nangyayari noong mga nagdaang taon. Alam niyo, tagal ko ng pastor eh. Di ba? Dito lalo na sa San Antonio. Pero hindi nangyari na mag-organize tayo ng mga men. Pero hindi lang inanaw ng Panginoon na magkaroon tayo ng men's fellowship doon sa bahay ni Brother Iking. May bonus pang malalaking bayabas. Kaya doon sa hindi umatin, si Brother Chris, na-miss mo yung malaking bayabas. Pag umatin ka ulit, Brother Chris, apple na yun. Amen? Amen? Makikita mo babae at lalaki, makikita mo mga bata, lalaki at babae, na ano, pinalalago ng Panginoon. Nakita ko kasi may nila, di ba, lately, paano binaptize ko doon sa tinggalan, kasama si Angel, nakita mo si Angel ngayon, ang tanda na rin. Yung baba lang, dito bata, yung baba, man. Matanda na. Joke lang, Sister Angel, ha. Alapit na itong maging mom, eh. So, ito yung napakaganda na makita po natin, mga kapatid, mga magulang. Sa ganyang kalagayan, huwag tayong patakampante. Bakit? Kung gaano tayo magsisikap sa ministry ng Panginoon, ay doble kayo din ang kaaway na hadlangan ng ating mga ginagawa at pwedeng individual ang kanyang pag-atake. So, bawat isa sa atin, ang tanong, kumusta na po kayo? Kaya kagabi, pinagsalita ko kayo isa-isa, gusto kong malaman kung ano na yung kalagayan po natin spiritual. Kumusta na ba tayo? Kumusta na ba yung paglago natin? Ano yung sikreto para lumago? Pagbabasa ng Bible. Ano pa? Pakikipag-usap sa Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Baka lagi ang kinakausap mo yung cellphone mo. Baka naman lagi ang kinakausap mo yung trabaho mo. O baka naman lagi yung sarili mo kinakausap mo. Yung Panginoon ang kausapin mo. Yes. Doon ka lalago. Doon tayo lalago. Ang maganda sa Panginoon, hindi mo kailangan mag-Ingles. Hindi mo kailangan magsalita ng ibang lingway. Yung lingway mo na kaya mo sabihin, yun yung magandang gawin. Hindi mo kinakailangan mag-Latin. Alam mo ba, pinahirapan tayo ng mga tao eh. Kinakailangan mo mag-Latin. Wala naman tayo alam sa Latin. Nung Spiritista ako, alam mo yung mga Latin. Di ba? Na para mo pang narating mo yung mga salitang ganyan, eh para mataas ka sa lipunan. Nagkakamali po tayo. Right. Na para pag sinabi mo yan, yun yung nakakarating directly sa Panginoon, nagkakamali po tayo. Nakikita ng Panginoon yung laman ng puso natin, at kung ano ang laman ng puso natin, yun yung sabihin natin sa Kanya. Amen. Kaya ngayon panalangin, napakaganda, hindi mo kailangan i-memorize.
Di ba? Kung ano yung pangangailangan mo, yun yung sabihin mo sa Diyos. So yung sikreto ng paglago, mga kapatid. Sa ganyang kalagayan natin, huwag tayong magpakakampante. Kung gano'n tayo nagsisikap sa ministry ng Panginoon, ay doble kayo din ang kaaway. Nahatlangan ang ating mga ginagawa, katulad ng ginawa nila kay Pablo. Ayaw silang mapuntahin kasi ano? Masisihin ang mga Gentiles. Pero, kung babasahin natin yung portion sa Bible, huminto ba si Pablo? No. Hindi siya huminto. Kaya nga nasaint tayo mga Gentiles eh. Amen. Kaya nga nandito tayo na abot ng salita ng Panginoon, ang Asia Minor, ang itong si San Pablo ang ginamit. Kaya tayo ngayon ay ano, nandito dahil naintindihan natin yung pinangaral ni Pablo noon. Hanggang ngayon. Pasalamat po tayo mga kapatid. So challenges for a growing congregation. Number one, we must remember what our work is. Ano bang pinagagawa sa atin ng Lord? Diba sabi sa Ephesians 4:11 and 12, and He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. Diba dami, office? Ano daw, verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yun yung purpose natin kung bakit tayo inipon ng Panginoon. May mga preachers, may mga evangelists, may mga pastors, may mga teachers. Ang reason for the perfecting of the saints. Para tayo gamitin ng Panginoon. Ibig sabihin, number one, to equip the saints for ministry. That is edification. Nagamitin tayo ng Panginoon. Diba? We are to provide for the spiritual growth of its member. Kinakailangan tayo gamitin. Kinakailangan ano? Gamitin tayo. Para ano? Ito mga kapatid natin na ito ay gamitin ng Lord. At yun yung nakakaiyak mga kapatid pag ginamit ka. Tama? Yung mga tao na tinuruan mo, yung mga tao na nakita mo na lumalaki na ginagamit ng Panginoon, yun yung nakakadurog ng puso sa saya. Palakpakan natin ng Lord. Kaya kasi natutuwa kayo pagka nakikita niya yung mga batang niya na ginagamit ng Panginoon. Hindi para ingitin yung iba eh. Talaga naman nakakaingit kung kasabay mo lang tapos siya ginagamit ng Panginoon. Tapos ikaw pag ganyan-ganyan lang ang wala kong ginagawa. Paano ka gagamitin kung puro cellphone ang inawa ka? Samantalang ito nagsisikap magbasa, nagsisikap unawain yung salita ng Panginoon. Pinapakita yung magandang buhay. Sino gagamitin ng Panginoon? Siyempre yung kanyang ano, in-equip. Yung kanyang tinuruan. Yung nagpapakumbaba. Ipakita mo yung maganda mong patotoo. So to equip the saints for ministry. We are to provide for the spiritual growth of each member. Ang tanong, nagpo-provide ka ba? Ginagamit ba yung buhay mo para ma-edify mo yung mga kapatid mo sa Panginoon? Lagi mo siya kasama. Paano mo siya in-encourage? Baka naman puro problema mo ang sinasabi mo. Magpalakasan kayo sa isa't isa. Ito yung sabi rito, to equip the saints for ministry. Ibig sabihin, habang ini-equip mo siya, nagpapagamit siya sa Panginoon. Hindi siya lumalayo. Nakuha pa natin? Partnerin niya ang Panginoon. Alam niyo po, ito yung sikreto ng pagpapala. Yung huwag kang lalayo sa Panginoon. Kasi pag lumayo ka, hindi ka rin magiging masaya. Lahat ng ino-offer ng nasalibutan na ito, lahat ng kasiyahan na ino-offer ng nasalibutan na ito, panandalian lang at hindi ka rin masasatisfy balang araw. Diba, kala natin masasaya yung mga artista, no? Masaya lang sa una, pero nang tanglo yung iiyak. Akala nila sikat yung napakasawa nila. Sa una masaya. Pero mandang muli umiiyak. Ang dami. Di ba? Ang dami mga celebrities na nakikita natin parang inggit na inggit tayo. Wow, napakasawa ni Angelina Jolie, si Brad Pitt. Nasaan sila ngayon? Wow! Si Harvey Mangalisa, napakasawa si Chis Escudero. Nasaan sila ngayon? Right! Nakuha natin? Kahara-hara ba yung mabuhay ng mga tao na yan? Isipin mo yan, proud na proud pa sila. Ang dami kong anak, 8.
kaaway. Imposible! At kumalaw yung anak namin, yung hirap eh. Sino pala may walo, iba-iba ng nanay? Proud pa sila! Pero mga kapatid, hindi. Nung makita po natin, eh, hindi natin dapat gayahin. Yung mga buhay nila, mas maganda ang buhay mo, unique kaysa sa kanila. Mas maganda na, silent ang buhay mo, hindi mo in-expose. Tago. Alam nyo ngayon, nasa panahon tayo ng ano? Millennials. Yung mga millennials gusto instant lahat eh. Yung buhay gusto maging madali. Kaya gusto yung buhay nila, talaga i-expose nila. Kakainin na lang, ilalagay pa nila sa Facebook. Delikado yan. Yung buhay mo, i-expose mo sa Facebook. Diba, lahat ng kilos mo, maghahatid ka lang sa mga anak mo? I-expose mo ba? Delikado yan. Nakakatakot yan. Mas maganda na, silent ka lang habang pinapanalangin mo. Yung pamilya mo. Tama mo ba? Para kung sinasabi mo, ang saya-saya namin dito, doon sa Facebook, pero deep inside, masaya ka ba talaga? Sabi ng mga psychology, baka scapegoating mo lang yan. Sinasabi mo masaya, pero deep inside, malungkot ka. Diba? O kaya ano, baka hindi tayo matino, kasi tao matino, hindi na kailangan pagyabang pa, kumunta ka sa Jollibee, kumain ka sa ganito. Ipicture mo pa isa-isa yung makakain mo, yung kinain namin, gulaman, milk tea. Ano ba ba? Shawarma. Pinuntahan mo yung mga lugar-lugar, ito pinuntahan namin, Binis. Ano ba ba? SM. Yun pala, San Mariano lang. Inayos-ayos na, kala mo SM. Hindi naman masama yan. Pero ano bang intention mo? Di ba? Amen. Kung nakatitiyak na hindi para pagyayabang yan, okay lang yan. Pero kung i-expose mo yung mga ginagawa mo yan, mga kapatid, nakakalungkot yan. Delikado yan. Pero kung aalis ka lang, sasabi mo, aalis kami. Nakukontuwa mga magnanakaw niyan. Dito nakalagay yung susi. Walang kahirap-hirap yung mga magnanakaw. Bakit po? Diba? Itinexpe, anak, ipinos pa sa epi. Yung susi, nakalagay doon sa ilalim nung ano. Kunin mo na lang. Yung kapibahay mo na nag-aabang, oh, okay na, ka-friend mo pala. Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Kung meron mga kamag-anak na gano'n, never expose mo lahat. Huwag mo ma-expose ang buhay mo sa social media mga kapatid. Ang dapat na gawin mo, ito, to equip the saints for ministry. Kung kayo magpo-post sa Facebook o kung anuman mga kapatid, dapat nagagamit tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Nakapagpapalakas sa iba. Pangalawa, this is how the body continues to grow. Sa 15 and 16. Pakibasa yan. Ephesians 4, 15 and 16. This is how the body continues to grow. Verse 15 to 16. Ephesians 4, 4. Mabagal ba? Ha? Ayan. But speaking the truth in love, may grow up into Him in all things, which is the head, even Christ. 16. From whom the whole body, intimately joined together and compacted by that which is every joint supplied, according to the effect of working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. This is how the body continues to grow. Lumago tayo. And then there, thus we are to provoke one another to love and good works. The very reason we are to assemble together. Diba? Sabi yan, yun yung maganda na ano, ituro natin. Na-edify na natin yung
ating kapatid, natulungan na natin, lumago pa siya. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 24, 25, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. 25, not forsaking the assembling ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Amen. Is each one of us doing what we can to help other Christian to grow? Mm-hmm. Yung bang ginagawa mo, nakakatulong sa paglago ng kapwa mo, mananampalataya? Ingatan natin. Mas maganda pa yung activities ng mga churches na inaatinan mo, yung i-post mo. Amen. Diba? Eto, meron kami Bible study, meron kami fellowship, kumanta yung kapatid ko sa Panginoon, ng Christian song. Diba? Ako nga may isang pastor na gusto ko sana may friend. Sabi ko, okay to. Kasi mayaman yung pastor eh. Binigyan kami ng sabon. Gumagawa siya ng sabon. Mayaman. Gusto ko sana may friend. Eh, inalam ko muna. Sabi na, ito ko yung mga sayo. Pag-anong-ganong. Ay, naman. Grabe. Diba? Eto, ngayon ko lang sasabihin sa inyo. Nire-regaluan ako ng alak, yung red wine. Nagkita kami nung kaskwela ko, ito nga yung ginamit ng Panginoon. Hindi ko lang sasabihin yung pangalan, ano? Kasi kaskwela ba yun eh, friend ko yun. Baka nanonood. Sabi niya, friend, last week, may pasalubong ako sa'yo, may papababaon ako sa'yo. Excited naman ako, totoo ako. Pauwi na eh. Ano ba yun? Halika, halika. Meron akong red wine dito. Excited pa siya. Hindi naman kagad inano siya yung hindi ako nagsalita. Tapos may binubunong sa ay ba? Eh galing na tayo dyan. Bawal ba? Ganun ba eh? Bawal ba, pasto? Eh ba't yung ibang mga pasto dyan umiinom? Minensyo pa yung name? Si ganito. Ha? Tapos kaya may alcohol din yan eh. Di ba natin alam? Sabi ng Bible, our body is a temple of the Holy Ghost. Pangalawa yung ating patotoo. Ginagamit tayo ng Panginoon at dyan nag-uumpisa ang lahat ng bagay. Kaya Preacher Allen, ingat ka. Sigurado may encounter mo doon. Dinala ka ng Panginoon doon eh. Sa lugar na gano'n, gamitin ka ng Lord. Baka mamaya eh, sabihin ng CEO mo ko, minum ka. Ano na si pastor? Hindi naman nila maalat. Nalit ko naman sa ako. Kaya nakikita ka ng Panginoon. Masarap gamitin ang Lord. Alam niyo, naawa ako. Sabi ko, sayang. Sayang. Diba? Bakit may mga ganyan pagtuturo? Ay, plak ka natin ng Panginoon, talaga in-expose lahat dito. Tinuruan tayo. Bakit? Ang ating katawan ay templo ng banal na Espiritu. Sa siya nanahan dyan, tapos dudumihan mo. Marahil sa una, red wine lang yan eh. Sa susunod, Pundador at saka Alfonso na yun eh. Hanggang lahat ng bisyo, sinubukan right. Naman. Nasaan yung magandang mong patutuo? Tama po. Tapos hihingi ka ng awa sa Panginoon. Pagalingin ka dahil may sakit ka. Mas maganda ang i-post mo yan o. Yung mga makabuluhang bagay. Not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another and so much the more as you see the day approaching. It's one of us doing what we can to help other Christian grow. Alam niyo, nakakatulong pa kayo. Ito yung gawain namin. Nakaka-bless. Nung makita yung ating magazine, nung iba mga pastor, tuwang-tuwa sila. Alam niyo kung bakit? Sabi niya, ang galing. Tuwang-tuwa sila. Hindi mo na kailangan magsalita kasi meron kayong ginagawa sa Panginoon. Kaya lang sabi nung ano, kaya lang, mahal ang ink niya. Kasi ko-record. Eh talaga mga expensive ang paglilipod sa Panginoon.
Kasi yung kaligtasan, hindi naman chip lang. Right. Pangalawa, to support the gospel of Christ. To support the gospel of Christ, that is evangelism. Di ba? Like the church of Thessalonica. Ano sabi rito? 1 Thessalonians 1:8, sapagkat mula sa inyo ay nabansag ang salita ng Panginoon. Hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pa kami ay wala nang kailangang masabi pa ng anuman. Ito yung magandang marinig ng mga tao. Ito yung magandang ano, masabi natin. Tingnan nyo, nagmamalaki sila. Sabi nila, pinagmamalaki nila yung mga mananampalataya. Sabi nila, sapagkat mula sa inyo ay nabansag ang salita ng Panginoon, hindi lamang sa Macedonia at Achaia, kundi sa lahat ng dako ay natanyag ang inyong pananampalataya sa Diyos. Ano pa kami ay wala nang kailangang masabi pa ng anuman. Totoo naman yan eh. Pag nakita ng mga tao yung buhay natin, wala na silang masasabi na iba. Pakita po natin. To support the gospel of Christ, yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Yun yung magandang gawin sa panahon natin ngayon. Hindi yung tuturo mo yung steps ng sayo mo. Ano pa? Yung kinain mo. Ang ipost mo yung mga verses. Di ba? Okay yan. Pero hindi mo maiwasan na pinuntaan mo yung lugar mo dahil talagang tontuwa ka. Okay lang din naman yan. Kaya nang delikado rin yan. Bakit? Baka may maingit. Maraming ganyan eh. Baka ingit ka naman. Sana all. Ay, masalubin. Siguro alam niyo yung ibig kong sabihin. Alam mo naman pinupost niyo, alam niyo naman ang puso. Alam mo naman ang Panginoon ng puso. Amen. Pangalawa, through individual and collective efforts. Ano daw? We must sow the seed. Yung aming naging topic, di ba? Collaborative, ano? Efforts. Of mission. Alam niyo, kaya nga ang ganda ng ginagawa ng church. Through our young pro. Huwag natin baliwalahin. Lalo na yung mga recipient, yung mga colleges na tumatanggap ng mga biyaya na yan, huwag nyo yung babaliwalahin. Nasasabi nyo, eh, hey, ano yan, 500 lang yan. Mag-ikot ka sa Bungsang Mariano, dito makakapulot ng 500. What? Huwag nyo i-compare sa iba. Right. Mga kapatid, purihin natin ang Lord, meron tayong ganyang ministry. Okay. Ito yung tinatawag na, no? Collective efforts. Di ba? Nagsama-sama sila through individual and collective efforts. We must sow the seed. Nagtatalim sila ng ano, ng pula sa inyong mga puso para pag dumating ang mga araw, dumating ang panahon, kayo rin yung gamitin ng Panginoon. Patubuin nyo yan. Gamitin nyo sa tama. Huwag ninyong babaliwalay kasi sila ano, nag-iimpes sila sa langit. Wala naman sila pakialam sa inyo eh. Diba? Hindi naman sila naghahanap ng kapalit. Ininvest nila yun sa Panginoon. Ikaw yung mananagot. Para bang nagtanim sila, eto na yung tanim, may pagkakataon naman na pwede mong diligan pero binabaliwala mo. Huwag mo babaliwalain. Ano dapat gawin? Magsikap ka sa pag-aaral mo. Kasi may katapusan din po yan. Hindi po pwede na 6 na taon eh, tutulungan ka pa rin. Hanggang 4 na taon lang yan. Tama po ba? At pag ikay nakatapos, ikaw naman yung tumulong doon sa mga huli. Ang dami mga bata eh. Tapos lang kamay yung mga bata nito. Ha? Wala ba si Athena? Upset? Hindi ba kasi ako ngayon? Hindi na yung mga yan. Nakalis din yung mga yan. So hindi lang mga young pro. Pwede rin tayo mga adult. Mga young adult, ano? Tumulong din sa kanila, mag-invest din sa kanila. Pag may mga blessing tayo, pwede naman. O mag-share ako doon. Huwag nyo nalang ilagay yung pangalan nyo. May blessing kayong 1,000, idagdag nyo doon sa nilang pondo. Amen ba, mga adult? Amen. Amen? Amen. Para kayo nyo, ha? Amen. Investment po natin yan sa heaven. Yes, po. Alam nyo kung bakit? Sila lang yung pinagpapala eh. Ate Jo, kung may blessing ka doon sa pagtitinda mo, may sishare ko doon sa ano, sa scholarship na amin mo.
ng aming church. Magkano? 100,000. Ito na lang po. Through individual and collective efforts, we must sow the seed. And then number three, to provide for needy saints benevolence. Alam niyo po, the original purpose behind the weekly collection. Sa 1 Corinthians 16:1 and 2, ano sabi dyan? Ngayon, tungkol sa ambagan, sa mga banal, gawin din naman ninyong gaya ng minuto sa mga iglesia ng Galicia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo magbuklot, magsimpang, ayon sa kanyang giniginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan. Ang gusto ko ipakita nito, magkaroon ng kaayusan yung giving. Diba? Yung gawain ng Panginoon. Ingatan. Pangalawa, even if this no need locally, there may be needy saints in other places. Pwedeng, pag napunuan na yung pangangailangan sa loob ng church, pwedeng lumabas. Pwede tayo mag-adapt ng isang church na gusto nating matulungan din sila para maka-establish din sila. Diba? Yung isang araw, may pumunta rito ang pastor, dito natulog, si Pastor Migs. So, nag-struggle din siya doon sa kanilang church. Sabi ko, ang sarap nung ibalik kaya natin yung box na meron dyan. Para kung may dumating ng mga pastors, missionary, meron muna tayong pasapadala sa kanila. Amen? Amen. Nakakatuwa yun. Kasi kung may pangangailangan tayo, may pangangailangan din sila. At masarap na gamitin. Kasi the more na ikaw yung ginagamit, ibig sabihin, meron ka. Hindi ka naman gagamitin kung wala ka eh. Kapag iniipo ka ng Panginoon, inilagay sa puso mo, yun ang hudyat na gamitin ka sa pangangailangan ng mga kapatid mo sa Panginoon. Nakakatuwa na po, yung tax ng Lord eh. Umuwi kami ng misis ko sa amin, nakita ko siyempre nanay ko. Given na yun, ibibigyan ko talaga na love gift yung nanay ko. Tuntua ako. So, ibinigyan ko na love gift. Aba yung ate ko, naisip ko, wala na kami pamasahe. Paparami na ito. Mana, hindi ko masinabihan yung misis ko. Umugot siya, binigyan yung ate ko. Nakakatuwa yung puso. Talungan natin ang Panginoon. Tapos eh, sabi sa akin, bayaran mo yan. Ang ganda, pag hinipo ka ng Panginoon, pag hinipo ka ng Panginoon, eh, sundin mo yun. Kasi yung udyok sa'yo eh. O tinatanggihan mo. O tinitiyan mo, Diyos kaya talaga nagbubulog sa akin. Kasi, ang tanong, tiyan mo bang Diyos talaga lagi ang kausap mo? Diyos ba talaga lagi yung nagdidikta sa puso mo? Kapag Diyos, wala ka ng duda. Amen? Araw-araw, pagising mo. Alam niyo, nakakatuwa yung kasama yung mga pastors. Pagising sa umaga, salamat po, Lord. Salamat. Kaya tuloy ako nagagaya eh. Pagising ko, salamat. Pag kumilos, salamat. Kaya hindi ako nakatulog eh. May katabi ako, tiga Baguio. Basta nung Baguio, kanda kilos, salamat po. Salamat. Ang ginawa ko, bumalik na ako eh. Hindi ba rin ako makatulog. Kasi pag ikot niya, salamat po. Pero masarap pala makakasama talaga yung mga ganito. Di ba? Magagaya ka rin eh. Kaya tuloy, hindi gawin mo pala kasalamat. Pangalawa, we must maintain our church obligations. Pabor sana ito, yung ala, ano, ala doktora. Di ba, bago tayo bautismuhan, meron tayong seminar about membership covenant sa doctrinal statement. So, yan po yan, membership covenant. Saka yan po yan. Doctrinal statement. Meron tayong responsibility. Ibig sabihin,
i-maintain po natin. That is our obligation. Right. Kaya natin obligasyon. Obligasyon po natin sa Panginoon yan. Dapat makita po ng bawat mananampalataya yan. Kung bakit siya binaptize ng Panginoon. Kung bakit siya gustong gamitin ng Panginoon. Pero kung babaliwalay natin yan, wala din po. Lalapasan na natin yan. Pangatlo, we must maintain gratitude for our blessings. We must maintain gratitude for our blessings. Ano yan? We have much for which to be thankful. As individuals, ito yan, we have many physical blessings. Unang-una yung pamilya mo. Tama? Ang sarap na lagi mo kasama yung pamilya mo, lagi pagsasawahan yung pamilya natin. Ikaw ba, kabilang ka ba sa pamilya? Nakikigalang ka ba sa galang ng pamilya? Nakikihati ka ba sa burden ng pamilya? O sa biyaya ka na nakikihati? Pag may problema, layo ka na. Sa mga pressure ng pamilya, nakikihati ka ba? Kumpleto pamilya mo, pasalamat ka. Ano pa? Friends. Diba? Sarap. Ako, nakita ko yung all-time friends ko, yung supporter ko, pinusko nga sa FB. Ang sarap sa pakiramdam. Inangat siya ng Panginoon. Pinagpala siya ng Panginoon. Kaya na nahiram namin yung kanyang kotse. Siya namamaneho. Dinala kami doon sa windmill ng Rizal. Ano pa? Phones. May lumiyak kang tahanan. Di ba? Nakumpara mo sa iba na natutulog nila sa kalye. Yes. O kaya naman yung kanilang mga tahanan, hindi masasabing tahanan kasi walang kapayapaan, away-awayan. Problema. Sigawan. Murahan. Tahanan ba yan? Eh para kung nasa war zone, pagpasok mo, talagang ako nasa mga mo. Ang lutong magmura. Ganyan ba yung tahanan na sinasabi ng Biblia? Pero salamat sa Panginoon, inayos ng Panginoon yung ating pamilya. Meron tayong tahanan na mauwian. Pinuprotektahan ng isa't isa. Di ba? Ito pa, health. Binigyan ka ng maayos na pakiramdam. Di ba? Kung may karamdaman mo, pinagaling ka ng Lord. Nakakatuwa. Tinuruan tayo ng Panginoon. And then pangalawa, our freedoms. Meron kang kalayaan ano? Mag-share, mag-testify ng statement of your faith. Di ba? Walang umuhuli sa'yo. Yun yung freedom mo eh. Yun yung kalayaan mo. Talagang sinasabi mo yung pananampalataya mo. Hindi ka nahihiya. Nakakatuwa po yan. Maraming mga lugar wala ng freedom. Maraming mga lugar hinuhuli. Wala silang karapatan, pero tayo meron. Ano pa? Jobs. Meron trabaho. Kahit nahihirapan ka, preacher UN. Maraming mga tao ngayon, walang trabaho. May trabaho, hindi naman sila qualified sa trabaho nila. Yung iba, trabaho na trabaho, pero walang sweldo. Hirap mo na. Huwag mo natin, nakapag-aaral ka. Bagamat mahirap. Kasi talagang mahirap ang buhay, kinakailangan mo magsikap. Pag hindi tayo nagsikap, pag hindi natin pinagsikapan, maniwala ka, nilipas ang panahon, ganyan din ang buhay mo. Iba yung meron kang puhunan. Kaya kailangan gawin natin yung lahat ng paraan. Pasalamatan natin ang Panginoon. Ano pa? We have many physical blessings, and then pangalawa, we have many spiritual blessings. Ano ito? Ano ito? Salvation in Christ. Salamat sa Panginoon kasi tinulungan tayo. Kasi kung hindi tayo naging mananampalataya, sino kaya yung nagligtas sa atin? Sino kaya yung pinaniniwalaan natin kung hindi tayo naging mananampalataya? E ngayon, malinaw ng ating salvation ay kay Kristo. Kasi sabi ng Bible, sa silong ng langit, kay Jesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Yun sabi ng Bible eh. Kung hindi ka naging mananampalataya, nasa ka ngayon? Anong pinaniniwalaan mo? Anong pinaninindigan mo? Ano ba? The forgiveness of sins. Di ba? Nakita natin yung mga taong bulag na hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon.
para patawarin ang kanilang mga kasalanan, ang ginagawa, pinahihirapan nila yung kanilang katawan. Pinapalo nila yung kanilang katawan. Pinahihirapan nila yung kanilang katawan para sa kanila, pag pinahihirapan nila yung kanilang katawan, nagpinitensya sila, patatawarin sila ng Panginoon. Pero hindi na yun eh. Ano sinabi ng Panginoon? Once and for all, ginawa ng Panginoon yan. Siya na mismo ang ano, ipinako doon sa cross para akuin ang ating lahat na kasalanan. Amen? Palakpakan natin. Amen. We have many spiritual blessings. Ito yung maganda, pangatlo. The peace of mind. Payapang isip. Di ba? Ang hirap pag hindi ka nakakatulog. Dahil iniisip mo yung buhay mo. Marami mga tao, kahit magbayad ng malaki, hindi makatulog kasi walang payapang isip. Pero ikaw, pag kita mo, tulog ka agad. Grabe nga eh. Si Pastor Bong ng Baguio, sabi ko, pag higa niya, sabi ko, tulog ka agad eh. Sarap naman na yung peace of mind. Sabi niya, Pastor, punta ka sa Baguio. Sabi niya, Pastor, wala akong Amerika. Hindi ako nag-Amerika. Pero may anak akong doktor. May anak akong biologist, may anak akong engineer. Hindi siya nagkaya bang? Sinabi lang niya na sa puso niya. Gusto niya ipakita kung gaano kalaki yung Diyos niya. Kaya hindi sa Amerika, hindi sa ibang bansa. Kahit saan lugar, pwede pagpapalain ng Panginoon, pagpapalain ka. Nakaka-bless. Nakaka-bless. Kaya hindi mo ako pumagalit eh, kahit hindi ako nakatulog eh. Sabi ko na, Pastor, loves kita. Pero dalawang gabi daw nakatulog. The peace of mind. And the number two, the love of God. Yung pag-ibig ng Diyos na nagko-comfort sa'yo. Yung pag-ibig ng Diyos na ano, humihipo, na naalala mo, nakikita mo yung pag-ibig ng Panginoon, ang laki ng pagkukulang natin, pero natapat pa rin ang Panginoon sa atin. Di ba nakakatuwa yan? Ang dami mong pagkukulang, pero ano, pinawi ng Panginoon. Di ko tinitingnan yung pagkukulang mo. Ang tinitingnan ko yung katapatan ng pagsisisi mo ngayon. Amen? Amen! Na lahat ng pinagsisiya mo, hindi mo na binalikan. Kasi marami mga tao, pinagsisiya na, tapos binabalik-balikan pa rin. Huwag mo nang balikan, pinagsisiya mo na yan eh. Sinuko mo na yan eh. The love of God. And then the strength of the Holy Spirit. Yes, napapagod ka, nahihirapan ka, para bang hapong-hapo ka, pero mahiga ka lang, umikit ka, inomport ka ng Panginoon, binigyan ka na niya ng lakas. Kasi ginawa mo yung kanyang kalooban. Yun yung maganda eh. Pag ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, hindi natin matatawaran ng Lord kung anong pwedeng gawin. Uuwi na sa akin namin sana tatapusin yung conference kasi iniisip ko, baka wala kaming masakyan. Kasi alam ko, Friday, alam ko, uwian ng mga galing sa Manila dito sa, eh hinahanap namin yung diretso talaga kasi may mga bagahe kami. Alam niyo bang, sabi ko, hindi, tapusin na natin. Hanggang tinapos talaga namin, halos 1 o'clock na. Pero hindi, ganun na nangyari. Hindi kami pinaghirap ng Panginoon. Pagdating namin doon, talagang ni-reserve ng Panginoon yung aming upuan. Amen. Right. Segundo lang, maya-maya dumating na yung mga tao na ano, nakaupo sa gitna. Kumuha na ng mga upuan sa gitna yung mga ano, kasi tatayo na sila. Tingnan niyo, yung provision ng Panginoon. Di ba? The strength of the Holy Spirit and then the hope of heaven. Yung pag-asa. Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Bakit tayo nandito pag Sunday? Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Kasi alam natin ano? Alam natin yung pag-asa ay sa langit, hindi dito sa mundo ito. Alam natin na kahit nahirapan tayo, alam natin ang dami-dami natin pasan kasi ang daming problema, ang daming bayarin. Andyan na naman si Judith. Lahat ng bayarin. Pinuproblema na naman natin.
Pero meron tayong hope in heaven. Sabi nito, the hope of heaven. Bakit? Hindi po tayo tiga dito. Yes. Tiga dito tayo. Amen. Kaya kahit nahirapan po tayo, lalakas tayo. We must maintain gratitude for our blessings. Lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, pasalamatan natin sa Panginoon. We have many physical blessings. Number two, as a congregation, free from turmoil. Ano yung turmoil? Turmoil. Kaguluhan. Free tayo. Marami mga churches nagkakagulo. Marami mga churches hirap na hirap sila. Marami mga churches hindi nila alam kung sino yung ano, ilalagay, kung sino magiging leader. Sabi ko nga sa inyo, ang laki-laki ng pinunta namin church pero walang pastor. Walang gusto magpastor. Alam niyo yun? So nagkakagulo. Pagpasok mo pa lang eh. Sabi na, malaki ng church. Nagulat si Pastor Mitch, Pastor Mitch, Pastor, ngayon ako nakakita na yung kurtina yung nasa labas. Yung kurtina nila nasa labas, sa atin, sa loob, sa kanila, sa labas. Hindi nga, hindi ko nga ano. Pag-cover nila sa araw. Sabi ko, kung may pastor, hindi papayag na ganyan. Kung baga sa kanta, sintonado yan. Pero sa labas ang kurtina, laking building. Walang kurtina sa labas ang kurtina. Huwag kayong gagawa ng kurtina ng gano'n, ha? Pero salamat kasi tinanggap kami dun. Pero mayaman, kompleto. May mga aircon. Apat yung aircon. Na built-in air condition. Centralized. Mayaman. Pero bakit walang pampaspor? Ako rin, kinukul nila ako doon ngayon, kaya yun. Kasi ayaw ko yung tawag ng tao, gusto ko yung tawag ng Panginoon. Ano pa? Free to worship. Di ba? Malaya tayo nakakasamba. Magaan ang pakiramdam. Amen? Masarap sa pakiramdam. Yung nakikita mo yung mga tao na ginagamit, mga kapatid mo sa Panginoon. Malaya tayo nakakasamba, hindi tayo uhuli. Kumpara natin sa ibang mga lugar na inuuli sila. Ano pa? Magulo yung kanilang pagsamba. Lalo na siguro yung mga Kristiyano doon sa Ukraine, sa Russia. Di ba hirap mo? Nag-worship sila. Nandiyan, nagpuputukan. Gano'ng kahirap yun. Pero tayo, hindi natin naranasan. Hindi po sila tayo ng Panginoon. Ano pa? Pakalawa, filled with love and unity. Filled with love and unity. Di ba blessings yan? Na maramdaman mo yung pag-ibig ng kapatid mo sa Panginoon. Na makita mo yung pagkakaisa. Na in-exercise natin mo kuyong. Ano yung kuyong? Pag may gawain kuyong, pag may kainan kuyong, okay lang. Tama? Pagod tayo saan? Hindi siya sismisan. Pagod tayo sa gawain ng Panginoon. Pinaparanas pa natin. Alam nyo, mahirap yun. Ang sabihin natin, pagod na pagod ako saan? Sa walang kabulong bagay? Huwag natin, huwag tayo mapagod sa mga walang kabulong bagay. Dapat mapagod tayo sa Panginoon. Malapit na kung bumalik ang Panginoon. Pangatlo, blessed with good facilities. Ang ganda ng lugar natin, napapagandahin pa ng Panginoon. Right. Signs of numerical and spiritual growth. Yung mga pamamaraan na ginagawa natin sa church, signs yan na ano, padami tayo ng padami. Na sana, habang dumadami tayo, in quality. May paninindigan. May paglago. Pangapat, great potential for both individual and congregational growth. Great potential for both individual and congregational growth. Alam natin yung patutunguhan ng church. Alam natin yung paglago ng bawat isa. Kapag lalagaan natin yung isa't isa, lumago tayo, lalago tayo na ano, dinoglorify natin ang Diyos. Amen? Amen? Hindi tayo lalago na magiging kasiraan tayo ng church. Amen. Hindi tayo tatagal sa church na balang araw
magiging problema tayo. Kundi, magiging asset tayo ng ating church. Balang araw. We must maintain gratitude for our blessing. Lahat ng nangyayari sa atin, pasalamatan natin sa Diyos. At huwag tayo man po. Huwag tayo kumangan. Para sa ating conclusion, Revelation 3:11. Ano sabi diyan? Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Ano sa Tagalog? Ako'y dumarating na madali. Panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag kunin ng sino man ang iyong putong. Ibig sabihin, huwag mong hayaan na kunin ng sino man yung crown mo. Kasi lahat tayo may crown na binibigay ng Panginoon. Lahat tayo may ganding bala na binibigay ng Panginoon. Huwag mong hayaan na kunin ng sino man. Huwag mong hayaan na mabaliwala yung pagpapagal na ginawa mo from the very beginning until now. Amen? Amen? May pagpapagal na tayo eh. Yung unang atin mo palang dito, nagpagal ka na, nagtsaga ka na, record na yan sa heaven. Huwag mong hayaan na mabaliwala yan. Dagdagan mo ba? Magpagal pa tayo. Behold, sabi nito, I come quickly. Sino daw yung babalik? Sino yung darating? Marami pa kundi ang ating Panginoon Jesus. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Pag nandun ka sa kasalanan, binabaliwala mo yung crown mo. Wala kang crown. Wala kang corona. Di ba? Anong corona matatanggap mo? Corona ng tinig. Masakit. Alam niyo kung bakit corona ng tinig ang nilagay kay Jesus Christ? Pambubuli mo. Diba? Parang hindi sila believe. Kaya nila nilagyan ng corona ng tinig. Pang-insulto. Kung bakit itinakaw si Jesus Christ? Kasi yun yung parusa sa mga taong makasalanan. Tinalagay nila ng makasalanan si Jesus. Ngayon kung titingnan mo, ano bang kasalanan ni Jesus? Yung nangaral, nagpagaling, yung sinabing sa Diyos, ano bang kasalanan doon? Eh sabi sa Bible, I am the way, the truth, and the life. Ano kasalanan doon? Tinuturuan na ang tao eh. Yung mga tao na ayaw tanggapin, yung mga tao na talaga nanindigan sa mali, yun yung galit na galit. Kaya ano ginawa? Ipinagsasalo sa magnanakaw at ipinako sa cross. Yung cross ay ano po? Yun yung parusa sa mga tao na nagkasalan. Pero si Jesus wala pong kasalanan at ipinako sa cross. Anong dahilan? Because of me, because of you, because of us. Dahil sa ating lahat, dahil sa ating kasalanan, kaya nagbubo siya sa nakabayubay sa cross. Pinasal niya, dinala niya ang lahat ng ating kasalanan. Dapat tayo yung nakabayubay doon sa cross. Dapat tayo yung nandoon sa cross na nakapako, hindi si Jesus. Dapat tayo yung naghirap. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, inako niya. Ano dapat gawin? Huwag mo natin baliwalain. Huwag natin baliwalain. We must maintain gratitude for our blessings. Isa yan sa blessings ng Panginoon sa atin. That's the given blessings to us. Pwede mananampalataya, yan yung blessings ng Panginoon sa iyo. Gamitin ka ng Panginoon. Yung mga potential mo, gamitin ka ng Panginoon. Amen. Ang masama, hindi ka ginagamit ng mundo. Sabi ng misis ko, dati habang nandun ako nagwawalis, iiyak ako. Karamdaman ko siya. Kasi ako nandito ako nag-aayos ako ng silya. Nararamdam ko yung comfort ng Panginoon. Pero alam niyo mga kapatid, mga magulang, ang sarap gawin yung mga bagay na gano'n. Wala pa ako nakikita na nag-volunteer na kahit sa mga anak namin, gigising. O dati ako na mag-aayos niyan. Mamamili ako ng mag-aayos niya. Masarap na yung makita sa church na ganun. Ibig sabihin, merong natutong
Inilalagay nila sa puso nila yung gawain. Masaya kami na ginagawa namin yan, pero hindi productive na makita ng tatanda na namin, kami pa rin ang gumagawa. From the beginning, kami pa rin ang gumagawa ng ganyan. Amen? Amen. Di ba ang sarap na mayroon nakita na tututo? Nagpo-grow, nagpapakumbaba. Eh hindi, ang nakikita natin pag tayo matanda na, parang pa sinasabi natin, hindi, boss na ako. Hindi mo ganun. Gamitin mo yung potential mo. Magpagamit ako ng potential mo, kung ano pwede mong gawin. Yung araw ng Sunday para sa Panginoon talaga yan. Wala nang iba. Great potential for both individual and congregational growth. Sana makita talaga sa church natin yan. Kasi pag nakita ng Panginoon na ganyan yung heart natin, pinapagamit natin sa Panginoon, lumalago tayo, and be blessed pa tayo. Pagpapalain pa tayo ng Panginoon. Kung yung hindi nga sumusunod eh, di ba, material, binibless eh. Kaya lang, parang sumpa sa kanila. Yung material nila. Di ba, misang baka natin ni Satanas yan eh. Di ba, mas masarap yung material na hindi sumpa, kundi pagpapala. Na na-enjoy mo, marunong kang mag-share, marunong kang gamitin ng Panginoon, gamitin yung potential mo. Dito sa church, mapipray tayo ng organ. Sana may sumibol na marunong mag-organ. Amen po? Yung nagpipray natin, na yung ating white gift, maibili natin ng organ. E, dagdagan natin. Ano? Hindi lang zero. Kasi katulad ko, ilang taon na ba ako? 16? 56. Nalagyan ko ng zero. 560 lang. Bakit? 560 lang ba yung blessings na binigay sa akin ng Panginoon? Hindi ko ba kayang bigyan ng gawing 1,000 yan? O baka hindi lang 1,000? Di ba? Ang daming blessings. Eh, dagdagan natin, hindi lamang zero, dagdagan natin. Para makabili tayo ng organ, bumili tayo maganda-gandang organ. Para gamitin ang mga kabataan na ito. Yung mga potential nila, gamitin sila ng Panginoon. Itong batang ito, mukhang pastor. Masarap tumutog niyan. Masarap gamitin niya. Gamit, meron silang magamit. Amen po? Hello? Kung dagdagan niyo, sisilipin ko yan, ha? Titingnan ko yan. Tara makabili tayo, sana maka-raise pala tayo ng mga 20 or 30,000. Ang ganda, hindi na natin po problemahin. Meron tayong organ. Amen po? Amen. Ang ganda niya, hindi na tayo maghihingi. Hindi na tayo mag... Para itong... Ilalagay pa natin sa Facebook, o oh, mga OFWs, o oh, mga ano... Kaya ito rin, tanggap na nila yung ganun klaseng paglilingkod. Tama, right. Eh, ginagamit ka mag kami, maganda yun. Kaya mas masarap tayo yung gamitin. Parang yung sinasabi nila, yun yung kanilang escape voting na sinasabi nila. Eh, nagbibili naman kami kahit di na kami mag-church. Tama po, mali po yun. Kaya ba naman eh, kawawa sila. Bakit? Hindi talaga sila nakapag-ipon ng kayamanan sa langit. Tayo na sa langit, sila kawawa. Kasi hindi nila pwede ipamukha sa Panginoon. Eh, Panginoon, nagbigay ako sa church na yan ng dollars. Hindi nila pwede pamukha sa Diyos niya. Yung puso niya. Kung paano siya nag-ipon. Lalo na pag-araw ng Sunday na nasa loob siya ng iglesia ng church. Na kahit na hectic. Kasi sabi yung 6 na araw sa'yo. Yung ikapito sa Panginoon. Tama po? Ibigay natin sa Panginoon. Kaya tuloy yung mga OFWs padala-dala ng padala. Hindi na nag-church. Araw ng Sunday nasa pasyalan. Proud pa sila. Nandito kami sa ganito. Araw ng Sunday. Matutuwa ako pagka pinupost natin araw ng Sunday. Nasa church kahit saan kang lugar. Amen? Amen. Kaya karani mo naman ka-upload, walang home church eh. May napansin ko, bakit? Eh walang pumapansin sa kanila. Wala silang church kahit saan sila abutan. Mali yun. Kaya pag may home church ka, gamitin ka ng Panginoon. Kasi may paraan na ngayon. Kung hindi ka makaka-attend, nakakasama ka pa rin sa worship kasi may online. Yung home church mo magpuprovide sa'yo. Tama?
kung anong kagalakan ng congregation, yun din yung kagalakan mo sa kwarto mo, kung nasa Saudi ka, o nasa Kuwait ka, o nasa ano ka, kakanta-kanta ka rin doon. Walang huhuli sa'yo kasi nag-iisa ka doon. Huwag ka nang lalabas, baka may makakita sa'yo. Sabi ko, oh, worship na akin. Pinakita. Amen po? Amen. Gamitin po tayo ng Panginoon. Ako'y lumarating na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang huwag po yung nagsinuman ang iyong buto. Huwag tayong lahat. Laban ng puso namin. Alam namin ang Diyos namin
pinakamatalino. Nakilala namin Diyos, patuloy mo kami kausapin at patuloy mo pong tingin ang aming mga panalangin. Ano man ang mga panalangin namin dito sa church, patuloy mo kami hubugin at basbasan, Panginoon. Pagpalain, maabot namin ang lahat ng aming mga pangarap. Salamat po, Lord. At ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pakikipisa ng Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Pwede rin po tayong tumayo at balik tayo sa ating prayer para sa ating closing song. Preach the word, preach the word. Be instant in season, out of season. Preach the word, preach the word. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Preach the word.